Leave your old foolish ways and live. Advance along the path of understanding. Three A's, mga kapatid, para mapagtagumpayan natin itong shallowness na ito. Number one is abandonment. Number one is abandonment. Now, hindi ganito kasimple itong text na ito, mga kapatid, kasi may kapag babasahin natin yung iba't ibang mga translations, may dalawang uri ng kapamaraanan sila paano nila tinatranslate ito kasi nga hindi ganun siya kadali. Okay, ganun na lang. Itong passage na ito. Ito, lalo na itong word na leave dito. So, leave your old foolish ways and leave. Actually, sinabi din sa ibang mga translations, abandon your foolish ways. Abandon. So, napaka-importante ng abandonment. Ibig sabihin, may aabandonahin ka. Kaya nga dun sa ibang translation, leave. Ibig sabihin, may iiwan ka para maiwan mo yung shallowness, yung pagkamababaw. Naunawaan po natin nga, dalawang bagay kapag dinideal nila ito. So number one, pagdating sa abandonment, number one, abandon your foolish peers. Ibig sabihin, ito yung mga tao na kung saan nakaka-apekto ng buhay natin, mga nakakasama natin. Kaya sinabi sa King James Version, forsake the foolish. Okay? Forsake the foolish. Kaya sinabi din sa Good News Translation, leave the company of ignorant people. Pampihira. Mukhang mali ito para sa iba. Yayariin ka nito. Minsan nakasulat na eh, no? Pilit pa rin. Hindi, dapat love-love lang tayo. Actually, minsan pagmamahal nga yan eh. Kasi ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, dapat maunawaan ng isang tao. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. Yung iba kasi nag-iimbento ng definition nila ng love. Ay, ang author ng love, ang Panginoon. So siya magde-define kung siya magbibigay ng tunay na definition na ito at hindi na ang tao. So mukhang mali ito para sa iba. Pero makinig ka ng maigi, mga kapatid. Mukhang mali ito para sa iba. Pero ito ang pinakatamang gagawin mo para umusad ka ng maayos sa buhay. Abandon your foolish peers. Gusto mong lumalim, ayaw mo naman iwanan yung mababaw. Teka lang. Gusto mong lumalim, eh nandudung ka lang sa 2 feet. Hindi, gusto ko talagang lumalim eh. Gusto ko talagang maranasan yung 7 feet eh. Una, syempre, kailangan pag-aaralan mo, di ba? Pero kailangan mo talagang bumunta dun sa malalim. Iiwanan mo yung kababawan. Kaya lang mga kapatid, pagdating dito, leave the company of ignorant people. Forsake the foolish. Let's make it practical first. Alam mo kapatid, ang tao, naaapektuhan ka niyan. It's either they can instruct you or impart something to you. Kapag may nakakasama kang tao, may instruction, saka may impartation na nangyayari. Now, hindi natin sinasabi agad-agad ito na, kasi natural naman yan sa paligid nga natin, kahit nga sa Christian community, may mga foolish na tao. Di ba? Sa totoo lang, anak ito ni Solomon. So, ibig sabihin, yung anak niya may foolishness, may kababawan, yes. Anong ibig niyang sabihin? Lahat ba ng mga tao na may foolishness, iiwanan mo kaagad-agad? Hindi. Mga kapatid, so dito, leave the company of ignorant people, forsake the foolish and leave. Kaya nga mga kapatid, importante yung susunod. Of course, pag-uusapan natin ito, and leave. Forsake the foolish and leave. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nakaka-apekto ng malaki sa buhay mo. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nagiging dahilan para hindi ka mabuhay ng maayos. Okay? Kasi hindi ito, natural naman, may mga foolish na tao, may mga ignorant na tao, pero ito yung mga tao na nagiging dahilan para hindi ka makapamuhay ng tama. Ito yun. Kasi nga, pag sinasabing leave the company of ignorant people, eh baka pati sarili natin, iwan na natin.
kapatid, wala matitira. Pero mga kapatid, may mga tao na ignorant, pero hindi sumisira ng buhay mo. Hindi wawasak ng buhay mo. Mga ignorant and foolish people na handa ring magbago, na katulad natin. Nakuha po natin yung mga kapatid. Kaya lang, napaka-importante nitong abandonment nito. Alam na siya ang sumisira ng buhay mo eh. Nung ma-discern ko ito, mga kapatid, namili na ako na makakasama ko. Kasi may mga tao talaga na ang lakas ng presence, ang lakas ng influence. So abandon your foolish peers. Kinakailangan makita mo yan, kapatid. Hindi nagkakamali ang Bible. Leave the company of ignorant people. Bakit ignorant yung ginamit? Kasi may mga tao, by the way, foolish. Di ba? Alam ng mali, tinutuloy-tuloy pa. That's foolishness. Ibig sabihin nga ng foolishness, madalas sa book of Proverbs, lack of common sense. Alam mo nang nasisira ka dyan eh, pero okay naman to. Ayos to. Gawin natin to. Malinaw na malinaw, no? Ang dami nang nasirang buhay. Nakakawasak na yan, ginagawang yan. Pero tinutuloy-tuloy pa rin, ay kapatid. Hindi ka pa ba magigising? Alam mo nang niloloko ka na, alam mo nang sinisira ka na, hindi man directly sinisira ka, pero ganun yung gawa nila, alam mo nang mali. Ikaw ba, yung anak mo kapatid, hahayaan mo na magpatuloy sa mga kasama nila na alam nang mali, tinutuloy-tuloy pa, at parang wala lang, ito ha, parang wala lang sa kanila. Ayan pa naman ang masakit, mga kapatid. Yung, alam mo yun, yung immature tayo, yung may kasalanan tayo, natural yun eh. Pero, o kaya mga kapatid, may mga kakulangan tayo, lahat naman tayo may ganun. Pero nung malaman mo na may kakulangan ka, na may problema ka, pero wala kang ginawa, o hinayaan mo lang, ayun na malaking problema. Ito yung sinasabi dito. Abandon your foolish peers. Mga taong nagiging dahilan para hindi ka makapamuhay ng tama. Pangalawa, mga kapatid, is abandon your foolish practices. Kaya nga, pagdating sa ibang translations, abandon your foolish ways so that you may live. Proceed the way of understanding. So, para sa akin, hindi problema yung nakikita nilang confusion dito sa text na ito because it's all about foolishness. Foolish peers and foolish practices, kinakailangan, iiwan din siya. Ayun yung sinabi ko, na alam na nating may mali, kinakailangan gumawa ka ng tama. Nagawan mo nga ng paraan eh, papunta dun sa kamalian eh, di ba? So pwede mo rin gawan ng paraan, papunta dun sa katotohanan, papunta dun sa tama. Paano, di ba, madali lang man din mag-isip, paano mo sirain ang buhay mo? Two ways to destroy your life. Makakaisip ka niyan. Madali lang, di ba, mga kapatid? Two ways to destroy your life. Palagay ko, pag inag-isip ka rin, paano ko naman itatama ang buhay na ito? Makakapag-isip ka rin. So you have to abandon your foolish practices. Ano yung mga practices natin? Ito, tao na nagiging dahilan, mga kasama na nagiging dahilan para hindi ka makapamuhay ng tama, at mga gawain, mga practices na nagiging dahilan para hindi ka makapamuhay ng tama. Ano yun? You have to abandon those foolish practices. Ngayon mga kapatid, pagbulay-bulayan natin, ano yung mga sino-sino, yung mga personalidad sa buhay natin, sa paligid natin, na kung saan nagiging dahilan para hindi ka makapamuhay ng tama. Eh, Pastor, paano yan? Asawa ko. Ano na yon? Mag-prayer and fasting ka dyan. Okay. Baka naman, pagdating dyan, yung foolish practices ang kinakailan i-abandon mo para makita niya balang araw na kung saan pwede pa palang magbago. Eh, yung asawa ko nga, yung anak ko nga, yung nanay ko nga, yung tatay ko nga, nagbago eh. Di ba? Di pwede rin magbago.
Nakuha po natin mga kapatid. So napakayaman nito. So abandon your foolish fears and abandon your foolish practices. Ano yung mga practices ko na nagiging dahilan para hindi ako makapamuhay ng tama? Pwedeng katamaran, pwedeng kasalanan. Yung mga bagay na ito, hindi ako makapamuhay ng tama dito eh. Ano ba itong bisyong ito? Ano ba itong taong ito? Ano ba itong mga habits na ito na nagiging dahilan para hindi ako makapamuhay ng tama? Abandon your foolish ways so that you may live. Hindi ka makakapamuhay ng tama hanggat hindi mo iniiwan ang mga bagay na ito sa iyong buhay. Alam ng mali. Actually, hindi siya ganun kakomplikado eh. Kasi nga, yung foolish dito na ginamit o yung foolishness dito, ibig sabihin, lacking in knowledge or expertise pagdating sa Hebrew or lack of common sense. Sa totoo lang mga kapatid, ng tagumpay sa anumang larangan ay hindi lamang usapin ito ng arrival, kundi usapin din ito ng departure. Hindi ka makakapag-arrive pag hindi ka muna nag-depart. Kinakailangan talaga mga kapatid, may i-abandon ka. Kinakailangan talaga may iiwan ka. Matagal kang huminto sa pag-aaral dahil tinamad ka, iiwan mo talaga yung katamaran eh. Para makagising ka, para makabangon ka kapatid, iiwan mo yung higaan mo eh. Para makapunta ka from point A to point B, may iiwan ka talagang point. Ano yung point na yon? Yun yung mga bagay na sumisira sa'yo, yun yung mga bagay na nagwawasak sa'yo, yun yung mga bagay na nagiging dahilan mga kapatid, para hindi ka makapamuhay ng tama at manatili ka na lang wasak sa iyong buhay. Kaya nga mga kapatid, ito yung mga extra baggage na kung saan nagiging dahilan para lumubog ka ng tuluyan. Kaya hindi lumalalim ang isang tao, malamang may hindi ina-abandon yan. Kaya hindi ka kapatid lumalalim. Kaya hindi umaayos yung buhay ng isang tao. Baka may mga bagay na hindi ka iniiwan. Of course, mga kapatid, nandiyan naman ang guidance ng salita ng Diyos, ano yung tama, ano yung mali. Ano yung mga bagay na kung saan hindi mo naman maiiwan. Halimbawa, magulang mo, halimbawa naman, asawa mo, baka dun ka sa pangalawang ibig sabihin nito, ito yung foolishness, huwag mo nang gagawin yun. Huwag mo nang gagayahin. Kasi may tendency kapatid, dahil kasama mo yan, nandiyan na eh. By the way, two things mga kapatid, pagdating sa change, o pagdating sa mga issues natin sa buhay, may mga bagay na mababago ka, baguhin mo. Pero pag may mga bagay na hindi mo mabago, for now, ikaw ba magbago? Halimbawa, for now, nasa tahanan ka, bata ka pa, hindi mo mababago yung environment, lasingan ng lasingan, murahan ng murahan, okay lang ang immorality sa loob ng tahanan, and andudun ka, kapag hindi mo pa kaya, kapatid, maging independent, ikaw na lang magbago, baka sakali, mga kapatid, naniniwala ko magiging light of the world and salt of the earth ka doon. Sa lugar na yun, baka makita nila, pwede pa palang magbago. Pwede pa palang mag-ayos ng buhay. Abandonment. Once na hindi ka lumalalim, tiyak yan mga kapatid. Once na hindi ka, ito, makinig ka maigi, once na hindi ka maka-arrive, bakit wala akong arrival? Baka wala kang departure. Kapag may gusto kang matapos, may iiwan ka talaga. Pag gusto mo sa panibagong chapter, iiwan mo yung last chapter. Ganun talaga yun mga kapatid. Natural na parte. Natural mga kapatid. Na parte yan ng buhay natin. Kinakailangan talaga may abandonment na tinatawag. Ano yon? Again, abandon your foolish fears and abandon your foolish practices. Mga tao, mga habits na kung saan nagiging dahilan para mamatay ka, para mawasak ka, para hindi ka makapagpatuloy.